Cepat. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga anti-materiel sniper rifles ng Philippine Army, ang Barrett 50 caliber, at ang mga locally made Barrett sniper rifles na pumatay sa maraming sundalo ng Philippine Army. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang Barrett 50 caliber M8 is a recoil-operated semi-automatic anti-materiel rifles na dinidevelop ng American company ang Barrett Firearms Manufacturing. Ang Barrett ay tinatawag ng Light 50 dahil sa kanyang chambering of the 50 Browning Machine Gun 12x7x99mm NATO cartridge. At ang Barrett ay mayroong tatlong variants, ang M82A1, ang M82A3, at ang M82A2. At kahit siya ay tinatawag o designated na anti-materiel rifles, ang ibig sabihin ng anti-materials ay isang rifles na ginagamit laban sa mga military equipments, structures, at ibang mga armor vehicles at iba pang hardware. Pero ito ay ginagamit din for anti-personnel rifle system. Ang Barrett ay dinidisenyo ng isang Amerikano na si Ronnie Barrett, kaya doon nakuha ang pangalan na Barrett. Noong 1980, ang purpose ni Ronnie Barrett ay magkaroon at gagawa ng semi-automatic rifles na ginagamitan ng napaka-powerful na 50 caliber Browning machine gun bullets or 12.7x99mm NATO ammunition. Ang weapons na ito ay unang binibinta para sa mga Swedish Army noong 1989, at pagdating ng 1990, ito ay ginagamit sa US Army noong Operation of Desert Storm or noong Kuwait and Iraq War. At pagkatapos noon ay ang US Marine ay murder din ng Barrett, at hanggang ngayon ay ginagamit ito as an anti-materiel rifles at explosive ordnance or disposal tool. At maraming mga bansa sa mundo na nag-operate ng Barrett 50. Mayroong mahigit sa 60 na bansa sa mundo na gumagamit ng ganitong klaseng armas. At hindi lang yon, ang Barrett 50 ay kinopya rin ng Irish Republican Army, na kung saan bumili ang IRA at dinala ito sa gunsmith para kukopyahin. At paborito rin itong armas ng mga Mexican drug cartel dahil sa kanyang power na walang kalaban-laban ang mga pulis, dahil 35 caliber pistol lang ang ginamit ng mga pulis. Isipin nyo na lang, 35 caliber pistol versus Barrett 50, wala talagang kalaban-laban ang mga pulis. Pero ang Pilipinas ay hindi rin pahuhuli sa ilalim ng Long Range Sniper Rifles Acquisition Project. Ang Pilipinas ay nag-procure noong 2016 ng 60 units of Barrett 50 sniper rifles sa approved budget contract na 32.8 million piso, at ito'y kaparte sa Horizon 1 of the Revised of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang Philippine Army ay dati rin nag-operate ng mga Barrett 50 caliber sniper rifles, ang M82 anti-materiel sniper rifles. Pero ang kadagdagan na 60 unit ay ang mga bagong variants o mga bagong model na Barrett M82A at M107. Ang Barrett ay ginagamit din sa Soviet-Afghan War. Ginagamit din ito sa Gulf War, sa Kosovo War, War in Argentina, Iraq War, Mexican Drug War, Sican-Libyan Civil War, Ukraine and Russian War, at Bohol War. Hindi, wala palang Bohol War. At ang Barrett ay ginagamit din sa Battle of Marawi. At ito matindi dahil ginagamit din ito sa mga sniper ng Philippine Army para patayin ang mga teroristang ISIS, Maute at Abu Sayyaf doon sa The Battle of Marawi noong 2017. Pero ito rin ang ginamit ng mga teroristang ISIS at Abu Sayyaf para patayin ang mga kasandaluhan ng Philippine Army at Philippine Marine Corps. Ibig sabihin, Barrett versus Barrett. Gaya na sinabi ko, madali lang itong makopya ang Barrett sniper rifles. Kinopya na ito ng mga Irish Republican Army. Ang paggamit ng Barrett ng mga terorista at mga Islamic militants sa Marawi ay nakumpirma ito nung nagpakita ang mga Islamic militants at mga terorista ng kanilang mga litrato na bit-bit ang improvised Barrett rifles na kanilang ginagamit as propaganda. Ito rin ay nakumpirma sa mga military doctor at surgeon ng Philippine Army nung kanila sinusuri ang katawan ng mga sundalo na namatay, at kanila nakita na ang tama ng bala ng mga biktima na sundalo ay nagmula sa 12.7x99mm bullets na nagmula sa Barrett M82.
At kahit na ang mga military embalmers o yung tig-imbalsamal ng mga patay ng Philippine Army sa Camp Chungko in Dato o din Maguindanao ay kanila ring natiyak ng mga sundalo na kanilang binalsama ay may tama mula sa 50 caliber bullets na nanggaling sa Barrett 50. Ayon kay Sniper Instructor Lieutenant Colonel Harold Cabunok, Commanding Officer of the Army 33rd Infantry Battalion, alam nyo magaling ito si Colonel Cabunok. Mayroon nga itong vlog sa YouTube eh. Ayon sa kanya na mga homemade Barrett rifles ay hindi naging precision weapons. Naimbento ang M82A1 sniper rifle na siya namang aking ginamit noong ako ay na-deploy sa Maguindanao noong taong 1997. Ayan ha, history. Sometime in 2000, 2001, 2002, ay naglabasan ang gaya-gaya copycat ng Barrett sniper rifle kagaya nito. Ayan! Na-inspired yata ang Moro Islamic Liberation Front. Later on ay ang Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters. Meron silang pagawaan yan sa Buluan, Pagatin, meron din doon sa Tugaya, at nagaya nila ang mga rifles na ito. Ika pa nga, kapag ikaw ay nagkukulang sa kagamitan, kailangan ikaw ay mag-innovate. So sa pakikidigma ng mga nagre-rebelde laban sa ating pamahalaan, at gumawa sila ng sarili nilang sniper rifle. Kung ito ay nakakatama, no comment. Bakit? Alam mo na. Kung gawa-gawa lang kung sa tabi-tabi at ang mga ginagamit na scope ay tipong pang airsoft, alam mo na ano ang resulta. Huwag na nating pag-usapan ang technical side ng long range marksmanship na kung saan ay kinocompute lahat ng mga bagay doon mismo sa technology. Ang mga Barrett 50 calibers na ito na nagawa sa Marawi o sa ibang lugar sa Mindanao, ayon sa ilang mga military official na ang mga barrel na ito na narecover, ang mga Barrett 50, ang 50 calibers na ito ay doon lang ginawa sa Marawi at sa ibang parte sa Mindanao. Ayon sa ilang military official, ang mga Barrett rifles na narecover sa ginawang military operation sa Central Mindanao sa nakalipas na 5 taon, kasama na ang mga Barrett na narecover mula sa Mauti Group noong the Battle of Marawi. Ang mga Barrett na ito ay walang tinatawag na helical groves o rifling sa mga barrels ng rifles. Ang rifling kasi ay siyang nagkukontrol ng aerodynamics and stability sa bawat bala na lumalabas sa barrel patungo sa target. Ang iba namang mga Paltic barrels na narecover ay fitted ito with barrel of genuine 50 caliber machine gun. Tinitrim lang ito gamit ang lathe machine, at mayroon ding iba-ibang homemade barrel na narecover at mayroong groves o rippling gamit ang sharp metal tapering tools o parang hinahasa lang. Alam nyo, manumano lang itong ginawa ng mga Islamic militants o mga gunsmiths sa Mindanao, kaya hindi talaga nakopya ang original na Barrett. At ayon kay Colonel Cabunok na kailangan perfect ang pagkagawa o pagkalagay ng bolt, ang bullet chamber at ang barrel gaya ng original na Barrett. Kaya nung tinitesting ito ni Cabunok ang pirated na Barrett 50, ay epektibo ito sa range na malapitan lang gaya ng 30 to 60 meters. Kaya siguradong mamamatay ka pag matamaan ka ng pirated na Barrett sa distansya na 50 to 60 meters. Habang ang original na Barrett 50 calibers M82 ay may effective range na aabot sa 1,800 meters, halos 2 kilometro. At siguradong patay ka sa ganung layo. Kaya mahirap talaga makatama ang mga pirated na Barrett sa layo na 60 meters. Siguro ang mga sundalo ng Philippine Army ay natatamaan lamang dahil sa malapitan. E pag gano'n na gumagawa pala ang mga terorista at Islamic militant ng mga Barrett 50 doon sa Mindanao, mabuti pa siguro gawin na rin legal, mas magaling pa ang mga taga Danau Cebu, gumagawa sila kumukopya ng mga barrel, at itong Barrett 50 ay sisiw lang ito na kanilang kukopyahin. At ang mga taga Danau Cebu ay baka ma-perfect pa nila ito kung kanila itong kukopyahin ang Barrett 50. At kung hindi naman ma-perfect, okay pa rin, dahil pag binaril mo ang Abusayap, ang matamaan ay NPA, di ayos pa rin.
ang Philippine Army ay nag-procure ng mga Barrett Sniper Rifles sa halaga ng halos 40 million sa 60 piraso pa lamang na Barrett Rifles. Ibig sabihin, halos 1 million ang presyo sa bawat isang Barrett 50. Eh kung doon sila nagpagawa sa Danau, Cebu at bigyan lang ng maganda na tools at equipment, siguro ang presyo ng bawat Barrett ay nasa mga 8,000 piso lamang. Ang laki ng diferensya at ang laki ng matitipid. At hindi lang yon, makatulong pa ito sa ekonomiya at sa mga gunsmith sa Cebu na ma-improve ang kanilang gawain, at baka sa sunod ay kaya na silang gumawa ng mga ballistic cruise missiles. Bago tayo magpaalam, i-shoutout natin ating kaibigan si Marvin Mindal, Aldin Sagon at Dennis Saldo. Hanggang sa susunod, maraming salamat.